pipigilan ko na yung anak ko sa mga ginagawa niya dahil natatakot ako para sa buhay niya. Alam mo kung anong sabi sa akin ng recruiter ni AJ? Sabi niya sa akin, hayaan ko lang daw na gawin ni AJ yung gusto niya, na maglingkod sa bayan, sa masa. At ang sabi niya, ito ha, hindi daw masisisi na maraming mga aktivista o kabataan ang umaakyat o sumasapi sa revolusyonaryo. Isipin mo, ang edad ng recruiter, parang 21, 22. Tuturuan ako at sasabihin sa akin na pabayaan ko lang daw yung anak ko at baka daw ako pa daw yung madimanda dahil hindi ko na pinalabas yung anak ko dahil the way na mag-isip si AJ ay ibang-iba na. At yung mga nakikita ko, nababalita, at yung katibayan na mula sa organisasyon nila, yung mga namamatay sa kabundukan, sa tingin mo ba, walang magulang ang hindi gagawin yung ginawa ko? Tapos itong organisasyon na to, na isang namumuno na to na si Chari, akala mo kung sino? Akala mo kung napakalaking tao kung magsalita sa akin na ako pa yung tuturuan niya at sasabihin ko ano yung dapat kong gawin. Sino siya? Sino kayo? Ha? Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, wala kayong karapatan. Kung meron mang mas may karapatan sa anak ko, ako yun. Hindi kayo. Itatak nyo yan sa isip nyo. Ang kakapal ng mukha nyo. Andyan lang kayo para gamitin at gawing alila ang mga bata. Pakainin ng sardinas. Mga hinayupa kayo. Wala na kayong mapakain? Sardinas na lang ang pinapakain nyo? Tsaka noodles? Kapag may nangyari diyang masama sa anak ko, ha, tandaan nyo yung taon na pinagtrabaho nyo siya. Kapag nagkasakit yan, kayo magpapagamot dyan. Mga mukha kayong dugyot. Tsura nyo. Feeling ang lilinis nyo. Wala na nga sa katawan nyo, wala pa sa budhi nyo. Merong mga taga LFS, League of Filipino Students, na nag-room to room. Ginagawa nila yung room to room para makapagpropaganda. Ngayon, kasabay ng papapropaganda nila, andun na yung, syempre yung recruitment para makapagpasali sila dun sa kanilang organisasyon. Iba't ibang klase ng propaganda yung dala nila. Andyan yung sa propaganda ng tungkol sa edukasyon, yung sa pagiging komersyalisado edukasyon, yung kawalan ng lupa ng mga magsasaka, yung mababang sahod ng mga manggagawa at yung kontraktualisasyon. Yan yung mga madalas na issue na ginagamit ng League of Filipino Students. Naging member lang ako, active member ako ng LFS, tapos na-recruit ako sa underground organization, yung Kabataang Makabayan. Pagkatapos nun, binigyan ako ng mga mas malalim pa ng mga pag-aaral at dinevelop ako para maging isang organizer. Yung panahon na bago nila ako recruitin ng KM, MKLRP pa lang binigay nila sa akin, yung maikling kurso ng Lipunan at Revolusyong Pilipino. Yung parang, ano kasi siya, pinaikling pagpapaintindi sa'yo kung ano yung revolusyon, ano yung armadong pakikibaka, na kung ano ba naiintindihan mo ba, kung kaya mo ba ang tanggapin. Diyan kasi yung mga tanong na yan bago ka recruitin sa Kabataang Makabayan. Siyempre, ano, pagkata sa Kabataang Makabayan, ano pa ako niyan eh, underage pa ako, kaya di pa ako nare-recruit sa partido. Ngayon, nung nasa tamang edad na ako, 18, doon na nila ako nare-recruit bilang una kandidatong kasapi, pagkatapos ganap na kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, at mas nabigyan pa ng iba pang mga pag-aaral na mas makapagpaintindi sa isang estudyante yung kahalagahan ng armadong paikibaka na tinatawag sa pagsapi sa bagong hukbong bayan. Kinukondisyon nila
yung isip ng mga estudyante ng mga kasapi para sabi niya sa sarili niya na, oo nga no, bakit nandito pa rin ako, bakit hindi ako nakikipagrevolusyon sa kabila ng ganito yung sinasabi ng organisasyon na kalagayan ng mamamayang Pilipino, bakit ako hindi pa ako sumasapi sa bagong hukbong bayan. Nung panahon na yan, nung nandun pa ako sa syudad, may plano na talaga na yung batch namin dapat magkaroon ng mga papasambahin dito sa Mindanao. Ngayon, dahil meron namang papauwi na nagmanilak bayan ng mga lumad galing dito sa Mindanao, na pauwi na dito galing Maynila, doon kami sumabay doon sa sa sasakyan nila. Pauwi dito sa Mindanao. Nag-bus sila. Sumakay kami doon sa bus. Kung yung New People's Army, kung siya lang mag-isa at walang tutulong sa kanya na mga masa, syempre hindi naman siya makakagalaw talaga, di ba? Ngayon ang nangyayari kasi, nung Manilak Bayan, parang yun yung ginagamit ng partido para magkaroon siya ng legal na itsura. Kasi ang Manilak Bayan, yung mga, ang sa totoo, ang mga nagpapakilos diyan talaga, mga unit ng hukbo. Pero syempre, hindi siya lantaran na sinasabi ng mga hukbo yung talaga yung nagpapakilos. Pero yung mga, kung mapapansin nyo, kung mga taga saan yung mga nagmanilak bayan, doon din mismo sa kung saan medyo malakas ang New People's Army. Ngayon, ang nangyari kasi dyan, yung sa amin, doon sa experience ko, yung parang pinaka-head organizer ng Manilak Bayan nung panahon na yun yung mismong kakontakan nung kalihim doon sa unit na pinasukan namin. Ibig sabihin, meron talaga silang direktang lead niya.